Sorpresang isinalang sa drug test ang mga driver at konduktor ng bus sa loob at labas ng Metro Manila. Sa San Fernando, Pampanga nga, may 4 na nagpositibo sa droga. Nakatutok si Mark Salazar. Isang taon nang ginagawa ng PDEA ang surprise drug test sa mga driver ng bus at konduktor. Project on the spot ang tawag nila rito. Sabay-sabay raw ginagawa ngayon sa iba't ibang panig ng bansa tulad ng Zamboanga City at Baguio ang mandatory drug test na ito. Sa nakalipas na taon, 19,087 na ang naisailalim sa test at 213 sa kanila ang nagpositibo sa paggamit ng ilegal na droga. Kanina nga, 4 ang nagpositibo sa drug testing sa San Fernando, Pampanga. Kung makonfirm po sila, they will be initially their privilege to have a driver's license will automatically be forfeited. Hindi naman minamasama ng mga driver ang sapilitang drug test, lalo na kung hindi ka naman daw talaga gumagamit ng droga. Para sa kaligtasan din po namin, tsaka yung mga pasayros. Okay lang po na para malaman ng gumagamit sa hindi. Nagpaikot naman ng K-9 unit ang otoridad para naman umamoy sa mga magtatangkang magbiyahe ng ilegal na droga pa uwi man o galing probinsya. Isa sa mga paraan para ma-distribute na nila itong mga bawal na gamot ay using the public transportation. Kasama ng PDEA ang LTO kanina na nakatoka namang mag-inspeksyon ng mga bus. I-check namin yung mga ilaw. Mga ano niya, fire extinguisher, kung okay po siya. Sa Manila Northport Passenger Terminal, ngayon pa lang marami na ang mga bumabiyahe. Mahal ang ticket pag ano, malapit na. Isang buwan din itong nirebo ko yung ticket ko eh. Para mapamura yung ticket. Kaya mahigpit din ang inspeksyon sa mga gamit ng mga pasahero. Huwag nyo nang pilitin pang magdala pa ng mga deadly weapons o kung ano man bagay na bawal. At kasi hindi rin kayo makakalusot. Mark Salazar, nakatutok. 24 horas.